Hello and welcome to Data Structures and Algorithms. So in this video, ang i-discuss natin ay yung tinatawag natin na queue. So madalas, pag narinig natin ang queue, ang unang tumatakbo sa isipan natin ay pila. Same concept with that, ang queue kasi, that is an abstract data type in data structures na somewhat similar to sa stacks. Yun nga lang, pinagkaiba nila ng stacks, ang queue open siya both ends. Yung unang end is for insertion ng data or ng element, and then yung second end naman natin, yun yung ginagamit to remove or access yung ating element. So, ang structure ng queue natin ay FIFO. That means, first in, first out. Kung ano yung unang item na nilagay natin, yun yung unang item na i-remove din natin. Pwede rin siyang LILO structure or last in, last out. So, we have two basic operations, the NQ and then the DQ. So, NQ, ito yung ating insertion, and then the DQ, ito naman yung ating deletion or accessing operation. Now, magagamit din natin yung ating method na peak is full and is empty kagaya sa stack. And in queue, may dalawa tayong pointer, which is yung front and then yung ating rear. So, doon tayo sa method na is empty. With the following pseudocode, kung mapapansin nyo, dalawa yung condition ng ating is empty. Yung una, if the front is less than 0, and then yung pangalawa, if the front is greater than rear. So, mapapansin mo naka-or siya, it means either of the two ang mag-true, ito true natin yung full condition natin. So, punta tayo doon sa unang condition, bakit front is less than 0? Later on kasi, implement natin siya using one-dimensional array. And alam naman natin na ang array nag-i-start at index 0. So, ang initial queue natin, kung mag-DDQ tayo at wala siyang laman, therefore, ang front natin, it remains at negative 1. Yung pangalawa naman natin, front is greater than rear. So, kung may laman ang queue natin and then nag-DDQ tayo every now and then, mag-i-increment kasi tayo ng front. So, pag dumating yung time na mas malaki na ang value ni front doon sa ating rear pointer, that means the display or na-access na natin lahat ng elements sa queue, that leaves our queue empty. So, yung spool naman natin, same with the stacks, okay? Pinagkaiba lang, meron tayong another pointer, which is yung rear. So, pag na-reach siya na yung maximum size, definitely full na yung ating queue. And then, we have the peak. So, syempre, getting the element at the front without removing it. So, same din halos ng ating method for the stack. Re-return lang natin yung value kung saan nakapoint yung ating front. So, doon tayo sa NQ. Sabi ko kanina, NQ ito yung method to store or insert an element doon sa queue. So, ang algorithm natin will be, syempre, step 1, i-check muna natin kung full na ba yung queue. If not, okay, mag-increment lang tayo ng rear pointer and then i-insert natin ngayon doon yung ating data. Otherwise, kung full na siya, then mag-produce lang tayo ng notification or ng error or pwede natin sabihin sa user na hindi na pwedeng magdagdag ng item kasi nga puno na yung ating queue. So, we have the following pseudocode, okay, for the NQ operation. So, kung gagawin mo siyang method, ito yung kanyang pseudocode. So, nandiyan dyan yung ating method for spool, okay? And then, ito yung ating increment ng ating rear. So, pwede kang mag-rear plus plus. Okay? And then, ito naman. So, pag i-insert ng ating data, kung saan naka-point yung ating rear dun sa ating queue. So, ayun pa rin. Otherwise, kung hindi masatisfy, therefore, display lang sa user na queue is full. So, example tayo. Okay, implement natin siya using one-dimensional array. So, ito siya. We have the maximum size na 5. That means, ang last index natin ay 4. So, we always start at 0. So, if we try to do, to enqueue a value which is 7, okay, so gagamitin natin yung method natin for enqueue. And since meron tayong is full dito, gagamitin din natin yung method natin na yan. Kagaya ng stacks, okay, pwede maging optional yung method na spool. Pwede mong ilagay yung mismo condition mo dito, papunta dito. Now, so,
evaluate natin yung ating method 4NQ. Una niyang i-check is yung condition na knot is full. So, punta ka rito sa yung method na para sa is full. Okay? Condition is, if rear is equal to max size. Ang value ng rear natin ay negative 1. So, kasi wala pang laman yung ating NQ. And then, ang max size naman natin ay 4. Kasi ito yung last index na meron tayo. Okay? So, return tayo ng false. That means, gagawin natin tong procedure na to. Mag-increment tayo ng rear. So, magpa-plus 1 ka. Ang rear mo na mapupunta kay index 0. And then, i-insert na natin yung data kung saan nakapoint yung ating rear. So, lagay natin dyan ngayon si 7. We try to NQ another data or element, which is 27. Same process pa rin for our NQ operation and then for is full na method. So, since ang rear na natin ay 0, maximum size natin ay 4, at hindi sila equal, okay, gagawin ulit natin yung method natin to NQ. Increment tayo ng rear, mapupunta siya sa 1, and then insert natin dyan ngayon yung data natin na 27. Same process yan ngayon pag nag-NQ tayo ng another value. For example, 25. So, ang rear natin ay 1, ang max size ay 4, not equal. So, increment ng rear, mapupunta sa 2, and then dyan natin i-insert yung ating element, which is 25. Another value, which is 12. Ang rear natin ay 2, maximum size ay 4, not equal pa rin. Increment tayo ng rear, 3, and then insert natin dyan ngayon yung item na 12. Next, NQ yung item na 5. So, ang rear natin ay nasa 3. Pag chinek natin sa condition, which is yung maximum size natin na 4, hindi sila equal, therefore, proceed lang tayo sa pag-increment ng ating rear. So, mapupunta siya sa index 4, and then dyan natin i-insert ngayon yung ating item na 5. Now, if we try to NQ another item, for example, 13, at chinek natin yung condition natin for is full, na if rear is equal to max size, ang rear natin ay 4, ang max size natin ay 4, since they are equal, magre-return tayo ngayon ng true. That means, okay, magdi-display tayo ng notification na Q is full. Hindi na natin mai-insert yung value na 13. Next operation tayo ay yung DQ. So, ito naman yung pagre-remove or pag-access ng item doon sa Q. Remember, once na ina-access natin ang item, stock and Q, parehas natin siyang nire-remove doon mismo sa ating container. So, ang algorithm natin for DQ, basically, check muna natin kung empty ba yung ating queue. So, pag hindi siya empty, i-access lang natin yung data kung saan naka-point naman yung pointer natin na front. And then, after natin ma-access, mag-increment tayo ng pointer. Otherwise, kung empty na yung ating queue, then notify lang natin si ating user na hindi na siya makapag-remove or makapag-dequeue. So, ito yung ating sudo code. Okay? Ito yung pag-access ng ating queue. So, since this is a method, okay, kaya meron tayong return data kasi dyan natin nilalagay temporarily yung makukuha nating element kung saan nakapoint yung ating front. And then, increment lang tayo ng front. So, front plus plus or front is equal to front plus 1. It's the same. And then, ito yung ating else na pag-display na empty ang ating queue once na hindi natin nagawa yung operation na DQ. Example natin ngayon yung ating queue na ginamit natin kanina. So, may laman siya ng mga element na in-queue natin kanina. Ang gagawin naman natin ngayon is i-display natin isa-isa yung ating element. So, to do that, kagaya ng stack, maglo-loop tayo na hanggat hindi empty yung ating queue, okay, gagamitin natin yung procedure natin na DQ. So, we'll be needing yung method na DQ and then yung method natin for is empty. So, mapapansin nyo ulit, pareha sila merong condition na not is empty kasi sa DQ operation, required talaga to check if empty or not yung ating queue.
Eh, dito naman, this is a method lang kasi na maglo-loop para lang ma-display natin lahat yan. So, kailangan din talagang i-check kung empty or not yung ating queue bago tayo mag-display. So, start tayo. Condition natin, not is empty. So, i-check natin yung ating condition for is empty method. So, ang gagamitin natin ngayon dito is yung front greater than rear. Kasi sabi ko kanina, yung una, front less than zero, this is for initial. Ibig sabihin, walang laman yung ating queue. Since merong laman yan, dito tayo. So, ang front natin ay nakay zero. Kasi siya yung pinakaunang index. First in, first out, si 7, siya yung unang nag-insert or nilagay doon sa ating queue. So, ang rear natin ngayon ay 4. Kasi yung huling index na meron tayo. So, since pag in-evaluate natin ang condition, front is greater than rear, false, okay? That means, re-return tayo ng false. Yung front less than 0, false pa rin naman yon. Kaya, same result, false pa rin ang re-return natin doon sa ating boolean na method. So, ang gagawin natin ngayon is i-DQ natin ngayon yung ating, or mag-perform tayo ng DQ operation. So, ito yon. Okay, na-check na natin yung not is empty. So, proceed lang tayo dito. So, yung data is equal to Q front. Kukunin natin yung Q kung saan naka-point yung ating front. So, ang front natin ay naka-index 0. That means, kukunin natin yung data na 7. After which, mag-increment tayo ng front. So, from 0, mapupunta yan kay index 1. And then, pag-return natin ng data ngayon, i-display lang natin siya or ipiprint natin siya. So, print na natin yung ating 7. Kagaya ng stack, hindi naman siya totally nawala dito sa index 0. Okay, nag-move lang kasi tayo ng pointer. So, unlike array, hindi yung elements na nag-move. Papunta dun sa pinakaunang index. Ang nag-move natin is yung pointer natin na front para ma-check sino na ba yung susunod doon sa ating queue. Okay, so pwede mo namang i-empty yan. Pwede mo idagdag dito sa iyong code. So, proceed lang tayo doon sa ating paglo-loop kasi ito yung naka-loop yung ating pag-print. So, proceed lang tayo. Gagamitin ulit natin yung code for DQ and then yung ating is-empty na method. So, ang front na natin ay nakay 1. And then, ang rear natin ay nakay 4. Since hindi pa rin natin nasa-satisfy yung condition natin, kukunin ulit natin yung ating data na 27 and then i-display natin yan. And then, mag-increment tayo ng front. So, kung mapansin mo, nag-display muna tayo bago tayo nag-increment ng front. Which is kanina, dapat mag-increment muna ng front bago mag-display. Almost same lang naman yon. Ang nangyari lang kasi, kaya tayo nag-print muna, naka-method kasi ito. So, ang tama is, kukunin ko muna yung data and then increment ng front bago i-display. Pero same concept lang naman ang ginagawa natin. Ibig sabihin, moving or pag-increment ng front and then mag-display ng data kung saan naka-point yung front natin before. So, proceed lang tayo. Okay? Ang value ng front ay 2, ang value ng rear ay 4. Since hindi mo pa rin masatisfy, yung condition mo for is empty, diretso lang tayo. So, kukunin natin yung value na 25 and then display lang natin yan and then increment ng front. So, ang front natin ay 3, ang rear natin ay 4. Proceed ulit tayo. Kukunin natin ngayon sa element 12. So, print and then increment. Now, ang value ng 4 mo ay ng front mo ay 4 and then ang rear mo din ay 4. Kahit equal silang yan, hindi pa rin natin na-satisfy yung ating condition. Therefore, proceed pa rin tayo sa ating pag-DQ. So, yan. Dahil false siya, kunin mo lang si 5. Okay? And then, print and then increment lang tayo ng front. So, yon. Front plus plus, that means ang front na natin ngayon is 5. Tapos, ang rear natin ay 4. So, pag chinek natin ang condition, front is greater than rear, na-satisfy natin siya ngayon, magre-return tayo ng true. Since nag-return ka ng true, hindi mo na na-satisfy yung not is empty mo sa yung loop. Therefore, terminated na yung ating loop para mag-DQ or mag-print ng mga data. And as you can see, na-display naman na natin lahat ng laman or element doon sa ating queue. That means wala nang element or empty na yung ating
Q. So that's all for the Q. Ito yung reference natin. So may isang image lang akong ginamit doon. So thank you for watching and keep safe.